So, in today's video, we are going to discuss the next learning outcome, which is prepared sauce required for the menu item. So, napag-aralan na natin yung soup at saka yung stock. So, punta naman tayo sa sauces. So, anong napapansin ninyo sa mga kulay? Yan. Makikita ninyo may something orange or red, tapos may white, may yellowish, may light brown, at saka mayroon pang isa, parang cream lang. So, saan ba nang gagaling yung mga sausawa na yan or salsa? So, tingnan nyo yung sumunod ng mga larawan. So, iyan yung mga halimbawa ng mga basic sauces and dips. Anong nakikita nyo sa larawan? So, makikita ninyo common ginagamit nating sausawan ay toyo, patis, vinegar, ketchup, meron din tayong bagoong, meron din tayong tinatawag nating Mang Tomas. Okay, so, saan kilalang bahagi ng Pilipinas ang bagoong? So, alam nyo ba? Yan. Yan ay nasa northern part, yung tinatawag nating bagoong Pangasinan. Yan. So, kapag pinagsama-sama natin ang mga basic sauces and dips, makakabuo tayo ng iba't ibang lasa o iba't ibang variation ng mga sauces. At ang mga ito ay ang mga sumusunod. So, ito yung karaniwan nating ginagamit. So, meron tayong soy sauce. Mas masarap ang soy sauce o ang toyo kapag ito ay lalagyan ng correct, kalamansi at sili. Makakakita din tayo ng tinatawag nating fishball sauce. So, yung kadalasang pinagsasawsawan ng mga street food kagaya ng fishball, kikiam, kwek-kwek, at iba pa. Okay, famous din yung tinatawag natin spaghetti sauce. Yan, inihahanda yan sa mga handaan, sa mga birthday parties. Lagi nagpe-prepare na spaghetti sauce. So, spaghetti para sa spaghetti. Spaghetti sauce para sa spaghetti. Meron din tayong combination ng soy vinegar. Pag sinabi natin soy vinegar, magkahalo ang toyo at saka suka nilagyan ng sili. So, suka in replacement of the Philippine lemon, which is kalamansi. So, pag walang kalamansi available, pwede lagyan ng kaunting suka ang toyo. Meron din tayong pinatawag na lechon manok sauce. So, kapag walang, kilala natin yung Mang Tomas as a brand, pag walang Mang Tomas, gumagawa ng gravy. Meron din tayong ginagawa na garlic vinegar sauce. Yung suka, nilagyan ng maraming bawang. Nilalagyan pa ng sibuyas. Yan. At ng iba pang mga pampalasa. So, masarap yan sa pritong, yung mga pritong isda, pritong tuyo, pritong karne, o yung mga dry na pagkain. Okay, meron din tayong tinatawag na Filipino banana ketchup. So, banana ketchup or tomato ketchup, yun ay isang halimbawa ng fruit soup. Kung i-recall natin, fruit soup na kung tawagin ay puree. Yan, vegetable puree. Yung banana ketchup at saka yung tomato ketchup. Meron din tayong ginagawa, mga Pilipino gumagawa, mahilig sa mga sausawan, yung lumpia, sweet chili sauce. Yan, matamis, maanghang-anghang, sausawan ng lumpiang Shanghai. At meron din tayong kilalang-kilala, yung mga tinatawag nating Filipino gravy. Kapag tayo pupunta sa mga fast food chain, alam niyo mga fast food chain? Kagaya ng kilalang-kilala ng mga bata, sabi nga, bida ang saya. So yan, may mga Filipino gravy diyan sa usawa ng manok. O, pritong manok. Okay, so ano ba ang sauces? At ano ang nagagawa nito sa pagkain? Isip nga, ano kaya ang nagagawa ng sauces? Sabi nga sa kanta ay, kulang ako kung wala ka, hindi ako mabubusog
Pag di kita kasama, ay, tama ba yung kanta ko? Oh, may pinaltan lang ako lyrics. Kasi kulang ang pagkain, ang lasa ng pagkain ng mga Pilipino kapag walang sausawan. So, ano ang nagagawa ng sausawan sa pagkain o sa pagkain o sa gana ng pagkain ng ating mga ng mga Pinoy? So, one of the most important component of a dish is a sauce. So, mahalaga yung sauce. Kulang ang pagkain, kulang ang lasa ng pagkain, kulang ang sarap ng pagkain kapag walang sausawan. It serves a particular function in the composition of dish. So, meron siyang particular function. So, halimbawa, ang ihahain mo ay prito. So, kinakailangan mo talagang maghain ng sauce. Although, marami kang pamimilian naman available. Pwede ang toyo, suka, pwede ang ketchup, kung anong available sa bahay. Another function of sauce, it enhances the taste of the food to be served as well as it adds moisture or succulence to food that are cooked dry. Yun nga sabi ko, kapag mga dry food ang ihahain, kinakailangan natin na maglagay ng accompaniment na sauce. It also enhances the appearance of a dish by adding luster and sheen. It improves the appearance. So, nakakapagpaganda ng itsura ng hain kapag mayroong sausawan. It is a complementary flavor of the brings out the flavor of that food. So, higit na napapasarap ang pagkain kapag mayroong sausawan. It defines and enriches the overall taste and its texture. So, nakakadagdag din ito sa taste and texture. It is a fluid dressing for poultry, meat, fish, dessert, and other culinary products. So, dressing. Yan. So, yan yung ilan sa mga function ng sauces sa pagkain. So, to sum up, sauce is a flavorful liquid, usually thickened, that is used to season, flavor, and enhance other food. Flavorful liquid, usually thickened. So, kadalasan malapot ang ginagawang sausawan. That is used to season, flavor, and enhance other food. Therefore, it adds moistness, flavor, richness, appearance, and appeal. So, ito yung pinakang main function ng sauce. So, meron tayong lima. It adds moistness, flavor, richness, appearance, and the last one is appeal. Okay, so basically, there are five basic sauces for meat, vegetable, and fish. So, there are only five basic sauces for meat, vegetable, and fish. So, aside from the basic sauces and dips na diniscuss ko kanina, yung pinakita ko sa mga pictures, kagaya ng toyo, suka, at iba pa, meron lamang limang basic sauces for meat, vegetable, and fish. Unahin na natin yung tinatawag nating white sauce. So, nakita nyo sa larawan kanina, merong white sauce. Bakit siya kulay white? Its basic ingredients is milk. So, kaya naman pala white, the basic ingredients is milk, which is enriched with flour and enriched with butter. So, white sauce is, its basic ingredients is milk, which is thickened by flour, enriched with butter. Kuha? White sauce. Bakit white sauce? Because the main ingredients is milk, thickened with flour, and enriched with butter. Okay, next. The second type of sauce is yung tinatawag natin belute sauce. Its chief ingredients are veal, chicken, and fish broth thickened with bland raw. Yan, mga bago sa pandinig. Ano daw yung chief ingredients ng belute sauce?
veal, chicken, and fish broth thickened with bland raw. Okay, so ano kaya mamaya didiscuss natin? Ano ba yung raw? Thickened with bland raw. Okay. We will discuss that later. Ano ba yung raw? The third type of sauce is yung tinatawag nating Hollandaise. Hollandaise, it is a rich emulsified sauce made from butter, egg yolk, lemon juice, and cayenne. Emulsified sauce made from butter, egg yolk, lemon juice, and cayenne. Emulsion, as in fat in milk. Fat in milk. This consists of liquid dispersed with or without an emulsifier in another liquid that is usually added. Rich emulsified sauce. Hollandaise. Ha? So, halimbawa nito ay mayonnaise. Ha? Okay, next. Yung tinatawag nating brown sauce. Meron na tayong white, meron tayong belute, meron tayong hollandaise, at meron tayong brown sauce. So, it is a brown raw. So, kanina ang ginamit natin sa belute ay bland raw. Ngayon, ang ginamit naman sa brown sauce ay brown raw. Base sauce made with margarine or butter flavor and brown stock. Kaya siya kulay brown because ginamitan siya ng brown raw. Base sauce made from margarine or butter flavor and brown stock. So, galing siya sa brown raw and brown stock. Okay, yung last one, number 5, is yung tomato. So, common tayo sa tomato sauce. Tomato sauce. It is made from stock, ham or pork, and tomato products seasoned with spices and herbs. So, sinong hindi pa nakakakita ng tomato sauce? So, lahat tayo familiar sa tomato sauce. Ano yung mga lutuin na nilalagyan ng tomato sauce? Mabigay halimbawa. Yan, yung menudo, caldereta. Yan, yung iba pang mga lutuin. So, therefore, meron tayong 5, ha? Ano nga yung 5 basic sauces? Meron tayong, number 1 is, ano yung number 1? White sauce. Ang main ingredients ay? Anong main ingredients? Correct. Milk, thickened with flour, enriched with butter. Yung sunod ay yung belute sauce. Ang chief ingredients are veal, chicken, fish broth, thickened with bland raw. So, ikukumpara mo yung kulay, yung white sauce, white. Yung belute, medyo siya nagki-cream. Because ginamitan siya ng bland raw. Yung number 3 ay Hollandaise. Emulsified sauce made from butter, egg yolk, lemon juice, and cayenne. Number 4, you have brown sauce. Bakit siya brown? Because it is made from brown raw base sauce with margarine and butter and brown stock. And number 5, common na ito, yung tomato sauce from tomato products. Okay, meron tayong tinatawag na variation of sauces. Variation of sauces, mainit at malamig. Hot sauces and cold sauces. Siyempre, from the word itself, hot, mainit, cold, malamig. Hot sauces are made just before they are to be used. So, ginagamit, pagkaluto, ginagamit na agad. Hot sauces, serve hot. Cold sauces are cooked ahead of time, then cooled, covered, and placed in the refrigerator to chill. So, pinapalamig muna. Ano daw yung dalawang variation? Hot sauces at saka cold sauces. So, ano-ano yung ginagamit nating thickening agent? Ano ang function ng thickening agent? So, let us discover. So, the thickening agent thickens sauce to the right consistency. So, nakakapagpalapot. Siya yung dahilan kung bakit malapot ang sarsa. The sauce must be thick enough to cling lightly to the food. Ha? Dapat kumakapit. Kung yan ay sausawan, kung yan ay ginamitan ng thickening agent, dapat kumakapit sa
pagkain. Okay, so ano yung mga kadalasan ginagamit na thickening agent? Yung una ay galing sa starches. Starches are the most commonly used thickeners for sauce making, which is flour is the principal starch used. Other products include cornstarch, arrowroot, waxy maize, pre-gelatinized starch, and breadcrumbs. So, yung ginagamit na thickening agent, particular tayo ay sa starches. So, starches are the most commonly used thickeners and which flour is the principal starch to be used. Other products, so pwede rin gumamit ng ibang product, yung aking mga nabanggit, cornstarch, arrowroot, waxy maize, pre-gelatinized starch, and breadcrumbs. Pero ang common ay flour. Other vegetables and grain products like potato, starch, and rice flour. So, yun yung mga halimbawa ng thickening agent. So, ang commonly used is starches. The principal starch na ginagamit natin ay flour. Okay. So, the starch granules are separated in two ways. So, may dalawang pamamaraan kung paano ginagamit ang starch sa pagluluto. The first is mixing the starch with fat. So, yung flour, inihahalo sa, o yung starch, inihahalo sa fat. Mamaya natin discuss ano ba yung fat na yan. And then, another one is mixing the starch with a cold liquid. Example nito ay slurry. Ha? So, pag ginamita natin ng fat, starch with fat, ang lalabas ay raw. Starch with fat is equal to raw. Starch with cold liquid is equal to slurry. O yung tinatawag natin mga slurry or gravy. Okay, yung raw, ano ba yung raw? Raw is a cooked mixture of equal parts by weight of fat and flour. So, pinagsamang equal part. Ibig sabihin, magkasing dami of fat and flour. Kung ang ginamit natin ay 1 cup na fat, so ang kailangan nating flour is also 1 cup. So, kung gagamitin natin ay 1 half cup na flour, ilang fat? So, 1 half cup din na fat. Okay, next. Ano-ano yung mga ginagamit nating fat? So, yung una, so yung unang ingredients ng raw ay flour. Yung kasunod na ingredients ay fat. So, meron tayong ilang mga suggested fat na ginagamit. Yung una ay yung butter. Particular kayo dun sa dairy cream. Yan, halimbawa ng isang uri ng clarified fat is dairy cream. It is using clarified butter resulting to a finest sauces because of its flavor. So, kadalasan ginagamit sa paggawa ng raw ay clarified butter. Pero kung walang clarified butter dahil siya ay mas mahal ang presyo, pwede tayong gumamit ng substitute na margarine. So, letter B, number 2 is margarine. It is used as substitute for butter because of its lower cost. Sabi ko nga, mas mura. Yung una, clarified butter. Yung second is margarine. Number 3 is animal fat. So, animal fat, chicken fat, beef dripping, and lard. Pang-apat, yung tinatawag nating vegetable oil and shortening. Can be used for raw but it adds no flavor. Yung mantika. Ayan, mantika. Okay, ano nga yung mga ginagamit nating fat? Ano nga yung raw? Recall muna natin. Ano yung raw? Raw is a cooked mixture of equal parts of flour and fat. Correct. Okay. Ano yung mga ginagamit nating fat? Clarified butter, margarine, animal fat, vegetable oil, and shortening. Okay. The thickening power of flour depends on its starch. So, ano nga yung flour? Meron kasi tayong iba't ibang uri ng flour. Para sa inyong kaalaman. Meron tayong tinatawag na cake flour, may bread flour, at mayroong all-purpose flour. So, the thickening power of flour depends on its
starch content. So, ang kadalasan ginagamit as thickening agent ay yung bread flour. Bread flour is commonly used in commercial cooking. It is sometimes brown for use in brown roux. Heavily brown flour has only 1/3 the thickening power of nut brown flour. Yan. So, ano daw kadalasan ginagamit? Flour, di ba? The principal kinagamit natin starch. Pero depende pa rin sa uri ng flour. Meron tayong, ano yung nabanggit ko? Yan, meron tayong cake flour, bread flour, at saka all-purpose flour. So, ang kadalasang ginagamit sa commercial cooking ay bread flour. So, a roux must be cooked so that the sauce does not have a raw starchy taste of flour. So, yung raw, equal parts ng fat at saka ng flour. It must be cooked. Dapat lulutuin para it does not have a raw starchy taste of flour. Para hindi siya lasang harina or lasang hilaw. The kinds of raw differ on how much they are cooked. So, meron tayong tatlong uri ng raw. I-discuss ko later. So, paano natin malalaman yung uri ng raw? It differ on how much they are cooked. So, the first type of raw is yung tinatawag nating white raw. White raw. They are cooked just enough to cook the raw taste of flour. It is used for bechamel and other white sauces based on milk. So, they are just cooked enough para lang maluto yung lasa ng para lang maalis yung lasa ng harina. So it will result to a white sauce. Pag ginamitan siya ng white raw, magiging siyang white sauce. Such as bechamel and other white sauce that is made based on milk. Okay, meron tayong tinatawag na bland raw. The second one is bland raw. It is cooked a little longer to a slightly darker color that is used for veloute sauce. Bland raw. Ibig sabihin, mas matagal ang cooking time ng bland raw kaysa sa white raw. Tama. So, ano magiging result nito? Kapag mas matagal ang cooking time, it will result to darker color. Saan ginagamit? For veloute sauce. Okay, the next one yung tinatawag nating brown raw. Brown raw. It is cooked to a light brown color and a nutty aroma. Maybe brown before adding to the fat, it contributes flavor and color to brown sauces. So, binabrown muna or isinasangag muna to make it brown bago ilagay yung fat. Ha? Sinasangag muna yung harina para maging kulay brown and then saka ilalagay yung fat that will result to what kind of raw? Brown raw. Okay. So, sa paggagawa ng sauce, there are common problems in sauces. Una, yung discarding. Ano yung discarding? So, yung nagbubuo-buo. Ha? Nagbubuo-buo. Ibig sabihin, yung pagkakahalo. Number two is oiling off. So, yung it is a combination of flour and fat. So, humihiwalay yung ginamit mong fat. So, oiling off. Katulad din siya nung number five, yung oil streaking. Lumalabas yung langis, masyadong malangis. Number three is poor texture. Yun. Parang number one siya, yung parang buo-buo. And number four is yung sinaresis. Yung sinaresis or weeping, yung paglabas naman ng tubig. So, nagtutubig-tubig. So, yun ay five problems, common problems in sauce making, discarding, oiling off, poor texture, sinaresis, and then the last one is oil streaking. Okay, meron tayong methods of preparing sauces. Kung gagawa ka ng light sauce, general sauce, thick soup,
and then suckle sauce. So meron ditong table na ipinapakita sa inyo yung tamang measurement ng ingredients, butter and flour and then liquid. So a combination of butter, flour and liquid light sauce is equal to 1 tablespoon butter, 1 tablespoon flour plus 1 cup of liquid. General sauce is to 1 and 1 half tablespoon of butter, 1 and 1 half tablespoon of flour and 1 cup liquid. Thick sauce. Okay, kapag malapot ang sawsawang gusto, thick sauce, 5 tablespoon butter, 2 tablespoon of flour and then 1 cup liquid. For supple, you are going to use 2 tablespoon butter, 2 tablespoons flour and 1 cup of liquid. Okay, so what did you notice with the proportion or the measurement for butter and flour? Anong napansin? How will you compare the measurement of butter and flour in each type of sauce? Okay, correct. Equal parts. Except for, the measurement for butter and flour are equal except for if you are going to make a thick sauce which you need 5 tablespoon butter and 2 tablespoon of flour. Tama. Okay, so sa pagluluto, kadalasan talaga, kinakailangan natin ng lagi dapat na malinis. So, hygienic principles and practices in sauce making. So, hindi lang sa paggawa ng sauce, sa lahat halos ng pagluluto ng ating ginagawa sa kusina, dapat ay malinis. So, number one principle, make sure all equipment is perfectly clean. This is true to all. Sa kusina ha, make sure all the equipment is perfectly clean. Perfectly. Ibig sabihin, na clean, dry, and sanitize. Clean, dry, and sanitize. Ha? Number, ano nga yung sanitize? Ha? That is eliminating microorganism. Ha? Pagtatanggal ng mga microorganism. Gumagamit tayo diyan ng mga disinfectant. Okay, the second one is hold sauce no longer than 1.5 hours. 1.5 hours, make only enough to serve in this time. Discard any that is left over. So, wag gagawa ng masyadong madami. Diba? I-discard nyo na yung hindi na kailangan. So, wag gagawa ng masyadong madami. Ha? Number 3, never mix an old batch of sauce with a new batch. Halimbawa, nagtitinda kayo ng mga street food. O kumakain ng street food, diba? So, dapat yung mga nagtitinda, yung mga vendor ng street food, dapat you have to see to it that yung sauce na pre-prepared ay laging bago. I-discard na yung tira, ha? Yung mga luma. At saka, it is, makikita ninyo na hindi maganda kapag yung kinakain, isinasawsaw ulit dun sa sawsawan. Kung kayo nagtitinda, dapat gumamit nung may serving spoon. Tapos pwede naman gumamit ng mga paper cup or paper tray para dun yung ilalagay. You are going to pour the sauces on the food item. Huwag nyong hayaan yung bumibili na sausaw kain dahil nagkakaroon ng contamination. Ha? Never hold hollandaise or vernaise or other acid product in aluminum use. Stainless steel container. So, wag gagamit ng aluminum. Stainless steel containers dapat. So, di ba may mga kaserolang aluminum? Paggagawa ng sauce, dapat ay stainless steel. Bakit po? Nagkakaroon ng chemical reaction. So, science, di ba? Nagkakaroon ng chemical reaction. So, makikita ninyo kapag kayo nagluto. Makikita nyo, di ba? Kapag kayo nagluluto ng mga maasim, asin, yung ginamitan ng acid products, kagaya, halimbawa, sa isda, yung may asuka, yung mga ginanga, pinaksiw. Kilala nyo yung ginanga at pinaksiw?
Di ba nilalagyan siya ng suka? So, anong napapansin ninyo dun sa kaserola, pinaglutuan, o dun sa pinaglagyan? Nagkakaroon siya ng markings, di ba? Nagkakaroon ng linya na kulay itim. That is because of chemical reaction. So, dapat gagamit kayo ng stainless steel kapag acid products ang inyong lulutuin. Okay, why it is important to apply hygienic principle and practices? So, bakit mahalaga na lagi natin pinapractice and ang hygiene and sanitation kapag tayo ay nagluluto sa kusina o kahit sa bahay? Dapat hygienic lagi, malinis. Because each year worldwide, unsafe food causes 600 million cases of foodborne disease and 420,000 deaths. So, nakamamatay. 30% of foodborne deaths occur among children under 5 years of age. So, 30% ng nakakakain ng mga contaminated food ay namamatay. Specifically, children. 5 years of age. Pababa, below. Bakit? Bakit sa palagay ninyo? Bakit mas mga bata ang prone sa death o sa pagkamatay? Dahil sila ay, yan, mahina pa ang kanilang immune system. So, madali pa silang kapitan ng sakit. Who estimated that 33 million years of healthy lives are lost due to eating unsafe food globally each year? So, maraming namamatay each year dahil sa eating of unhealthy or poor prepared unsafe food. Unsafe food prepared at home or pwedeng sa labas. And this number is likely an underestimation. So, mas kukumpara mo yung bilang na ito, ito lang yung talagang reported. So, napakahalaga, kaya napakahalagang i-apply o lagi nating i-practice sa bahay yung paglilinis ng ating kitchen, hygiene, and sanitation. So, magsimula sa ating sarili, sa bahay, sa kusina, sa paligid, sa community, sa paaralan, para lahat tayo ay malinis. Pag malinis, mas kakaunti ang magkakasakit. Dahil ano, nai-eliminate kasi yung mga viruses. Okay, paano yung paggawa ng raw? Balik tayo sa raw, ha? Paano yung paggawa ng raw? Paggawa ng raw. Yan. First one, di ba ang raw is equal parts of flour and fat. Melt the fat. Tunawin ang fat. Either clarified butter, margarine, animal fat, and then vegetable oil. And then add the correct amount of flour. Tunawin ang fat and then add the correct amount of flour and stir until fat and flour is thoroughly mixed. So, fat, tas flour. Tunawin ang fat. Ilagay ang equal part ng flour. And then mix thoroughly. Tunawin. And then cook to the desired degree of white, bland, and brown raw. Nakikita nyo yung picture? Nakikita nyo? May white, may bland, at may brown. So, the basic finishing techniques in sauce making. Paano natin gagawin? May finishing techniques. Yung una ay reduction. Reduction. Ano yung reduction? Using reduction to concentrate basic flavor. The water evaporates when simmered. The sauce becomes more concentrated and more flavorful. So, function. Kaya what is reduction? Ibig sabihin pagpapaiga. Using reduction to concentrate basic flavor. The water evaporates when simmered. So, it will result to concentrated and more flavorful sauce. Okay, the second function ng reduction is using reduction to adjust textures. Using reduction to adjust texture. The sauce may be simmered until it reaches the desired thickness. Stock or other liquid may be added to thicken sauce to thin it out. Then simmer to reduce the right consistency. To adjust
texture. Gusto mo ba yung malapot or malabnaw? So, ginagamit natin yung reduction. Another use of reduction of basic is using reduction to add new flavor. Glazes or reduced stock are added to sauces to give flavor. So, anong nagagawa ng reduction? Using reduction to concentrate basic flavor, to adjust texture, to add new flavor. Okay, the second technique, basic finishing technique, is yung tinatawag natin straining. Straining is pagsasala. Sinasala gamit ang strainer or kung walang strainer, pwede gamitin ang Chinese cheesecloth or katsa, cheesecloth. This is very important in order to produce a smooth, lump-free sauce. Para matanggal yung mga buo-buo, yung mga impurities, yung mga sa sauce, kinakailangan natin gamitan ng straining. Gamit ang cheesecloth or katsa. O di kaya yung strainer, kaya lang ilang ulit mong sasalain. The third one is deglazing. Deglazing means, to deglaze means to swirl a liquid in a saute pan to cook particles of food remaining on the bottom. So, pagdadagdag naman ng liquid or stock. Liquid such as wine or stock is used to deglaze, then reduce by 1/2 or 3/4. This reduction with the added flavor of the pan dripping is then added to the sauce. Deglazing, pagdadagdag ng liquid, either wine or stock, to add flavor. Number 4 is enriching with butter and cream to give extra richness and smoothness. So, nagdadagdag tayo ng egg yolk and cream. Para daw ano? To give extra richness and smoothness. And then, ano kadalasan ginagamit natin, idinadagdag? Butter, di ba? To soften butter, add butter to sauce, extra shine and smoothness. Okay. The number 5 is yung tinatawag nating seasoning. Anong ginagawa ng seasoning? It adds and develop flavor. So these are examples of seasoning: salt, lemon juice, cayenne, white pepper, cherry, and madeira. So, to sum up, ano kaya yung mga bagay na inyong natutunan? Ano yung mga bagay na natutunan ngayong araw? Yan, ang sauce. A sauce, to some people, acts as a meal accompaniment. Meal accompaniment. So, hindi pwedeng yung may mga tao na hindi masyadong nakakakain kapag walang sausawan. And a taste enhancer to others. So, pampadagdag na lasa. And each culture has its own unique sauce that complements their respective cuisine. So, bawat kultura may kanya-kanyang preferred na sausawan. Yan, malalaman natin later. Bakit bawat kultura may preferred na sausawan? Although lahat naman halos sinasausawan, pero mas preferred ang sausawan. Halimbawa, may mga tao mas preferred ang mahalang. Meron namang ayaw ng mahalang. Diba? Meron taong may gusto yung manamis-namis. Meron gusto yung maalat-alat. So, it depende saan? Dun sa kanilang kultura. A sauce adds flavor to any simple dish. So, napapasarap ang lutuin sa pamamagitan ng simple sausawan. While some are spicy, which may set your mouth on fire. Yun nga sabi ko, ang gusto ay mahanghang. Talagang nag-uusok na ang halos ang tenga, namumula, namamawis. Pero talagang sarap na sarap pa rin sa pagkain. The spicy element depends on the place of origin. So, yun yung mga nagagawa ng sauce. Okay. Let us go to the next, on yung mga karagdagang kaalaman. Basic sauces around the world. So, bibigyan ko kayo ng ilan lamang sa sauces. Famous sauces around the world. It is by super user, updated last March 16,
19. O, tingnan ng larawan. Yan ito yung tawag na punsu. Punsu. It's a famous sauce from Japan. The taste of this sauce is just like soy sauce, but has a citrus kick. You can use this sauce as dressing on salad for marinating the meat and for a dipping sauce for seafood. Punsu is a famous sauce from? Saan daw? Japan. So, saan yung Japan? Japan is a country in East Asia. Okay, malapit lang siya sa Pilipinas. Ano daw yung similar na taste sa Pilipinas? Meron sa Pilipinas na to yung may kalamansi. So, ganun din sa kanila. Yung mga soy sauce vinegar combination natin, ang tawag sa kanila ay punsu. Yung coriander chutney. Coriander chutney, anong nakikita sa larawan? Greenish. Is a must-have chutney or sauce in any Indian household. It enhances the taste of many Indian dishes and acts as a great accompaniment for pakoras and samosas. Try it as a dipping sauce or as a spread in vegetable sandwich. The method is easy and the taste is refreshing. So, para sa kanila, the taste is refreshing. So, sabi ko nga, may kanya-kanya tayong taste buds. So, saan ba ang India? Ang India is a country in South Asia. Ano yung kanilang sauce na famous kanila? Yung Korean chutney. Okay, the next one is yung Haydari. Haydari is a popular sauce from Turkey. It's made from ingredients like olive oil, mint, parsley, and Greek yogurt. It works well on appetizer like toast or cracker and even grilled fish. So, ano yung color? Tingnan nyo nga. Okay, para siyang white sauce. White sauce. Haydari. From saan country nag-originates? Sa Turkey. Sa naro ng Turkey. Kung titingnan ng mapa, ang Turkey ay nasa Middle East. Okay, the next type of sauce, famous sauce, ay yung tinatawag nating Sriracha. Sriracha. It is a famous sauce from Indonesia. Famous sauce from Indonesia. It combines the ingredients of herbs, citrus, peppers, and fish sauce. Traditionally, it is made using mortar and pestle. This makes it chunkier and less acidic as compared to other Southeast Asian hot sauces. Sriracha, galing sa? Saan popular? Sa Indonesia. Sa naro ng Indonesia? Tama. Southeast Asia. Okay, the next one is yung tinatawag natin gochujang. O kung gochujang. Hindi ko alam kung paano ito prepared i-pronounce ng mga taga South Korean. Amoni, anyong sayo. Yan, mga very fond of K-drama kagaya ni Ma'am. A hot sauce from South Korea having fermented soybean, chilies, and sticky rice as its ingredients. It has a thick consistency and use as finishing sauce like sriracha, but it is perfect to use in cooking. You can use this sauce to coat fried or grilled vegetables and meat or add to its soup. Nakikita niyo yung kimchi? Yan, yung anong kung klaseng gulay iyo? Para pechay bagyo na may mga red sa maanghang. Nakatikim na kayo? Yan. Ginagamitan siya ng gochujang. Gochujang. Ano mga pronunciation nito? Research natin later. Saan nandun ang Korea? South Korea? Ha? Makikita din siya sa East Asia. The southern part of Korean Peninsula. Dahil may North Korea at may South Korea. Okay, next one. Yung tinatawag nating chakalaka. Chakalaka. Chakalaka is a spicy relish originating from South Africa. It is made using basic ingredients like tomatoes, onion, pepper, and beans. It is full of flavors and has a thick consistency. It works well with side dishes and as a topping for meat and bread. Makikita nyo anong kulay ng sauce?
Galing siya sa ano yung pinakang main ingredients? Tomato sauce. Ah, South Africa. Galing sa South Africa. Chakalaka. So, ang South Africa, ang African continent. Ano ba ang Africa? Ang Africa ay isang kontinente. Second largest to Asia. So, ang pinakamalaki ay Asia. Second ay Africa. And then, it is most populous continent after Asia. So, pinakamaraming tao saan? Sa Asia, sunod ay sa South Africa. Okay, the next type of sauces famous in the world is salsa. Salsa, yan, parang nakakasayaw, di ba? Salsa. There is a wide variety of salsa found in the Mexican cuisine. You can choose any type of salsa in tortilla wraps according to your taste. So, makakapili ka according sa iyong panlasa. Most typical salsa used is green and red. Green and red, made from ingredients like tomatoes and avocados as well as onion and garlic. Kapag red yung salsa, it is made from tomato. Kapag green yung salsa, it is made from avocado and rich with onions and garlic. Yan. The next type of sauce famous in the world is Tabasco. Tabasco is an extreme hot sauce. Ang halam. Hot sauce, extreme. Oh, alilipad ka sa halam. Hindi pa ako makatikim. That originated from Louisiana and is made of habanero chilies, the hottest chilies in the world. Yun, kaya naman pala. Extreme hot sauce. Sobrang halang. Bakit sobrang anghang? Because it already came from the hottest chilies in the world. Huh? It is originated from Louisiana. Louisiana is a state in the deep south and south central region of the United States. South central, kaya naman pala, lamig-lamig. Lamig-lamig doon. Kaya kinakailangan ng extreme hot sauce. So, yun ang isang dahilan bakit mahilig sa hot sauce. Diba? Kasi pag malamig ang lugar, maliban sa preference ng tao, ha? Kasi minsan taga-Pilipinas, kahit mainit, gusto may sili. Gusto maanghang. Pero, may mga kultura na talagang hilig nilang kumain ng maanghang na pagkain. It is influenced by their weather and climate. So, syempre, pag malamig ang lugar, mas preferred nilang kumain na maanghang na pagkain o maanghang na salsa kagaya ng Tabasco. Okay, mayroon din tayong tinatawag na Bahan Pepper Sauce. Bahan Pepper Sauce is a hot Bahan Pepper Sauce. Maanghang pa din. From Barbados, mustard, scotch, bonnet, and vinegar. And are its ingredients, the best use of this sauce is to put on seafood and fish. So, ginagamit sa pangdagdag ng lasa ng seafood dishes at saka ng mga meat dishes. Maanghang. Famous saan? Sa Caribbean region. So, sa Caribbean. Caribbean region is a region of the America that comprises the Caribbean Sea. Diba? Napanood nyo yung Pirates of the Caribbean? Eh, ang Caribbean is the world's from yachting locales offering diversity, warm weather, and fine scenery. So, yan. Talagang sa buong mundo, ang buong mundo mayaman sa magagandang tanawin. Magagandang tanawin, fine scenery, yan ay regalo sa atin ng Diyos, magandang kalikasan na dapat nating ingatan at alagaan. Kasi ang kalikasan kapag ating sinira, bumabalik yan sa atin, di ba? Isipin ninyo. Reflection. Kapag tayo ay ang kalikasan ay ating sinira, so bumabalik yan. Anong magiging resulta? Nagkakaroon ng mga baha, konting ulanlaan, baha, kahit sa infanta, kahit walang bagyo, bumabaha na. Ano pa? Yung mga tsunami. Ano pa? Ha? Kasi yung mga calamity, mayroong man-made at saka mayroong nature. Halimbawa, yung man-made, yung sunog. Siyempre, gawa ng tao yun.
Yung mga forest fire, gawa ng tao yun. Yung mga natural, hindi natin kayang pigilan. Kasi Diyos ang nakakaalam noon. Halimbawa, yung mga lindol, yung mga biglang lumindol, nagkaroon ng tsunami, pagsabog ng vulkan, at iba pa. Okay, so far, may katanungan? Okay, so what did you learn from this video? Think about it. In this video, you learn about sauces. So, ano nga yung sauces? It's a flavorful liquid, usually thickened with thickening agent, used to season and flavor and enhance the food. Season, flavor, and enhance the food. It adds the function of sauces. It enhance moistness, flavor, richness, appearance, and appeal. So, how about the five basic sauces na ninyong natandaan? Meron tayong white sauce. Ang main ingredients ay, bakit siya white? Milk. Yes, correct. The second one is velouté sauce. Ang ingredients ay veal, chicken, fish broth, thickened with blonde roux. Correct. Hollandaise. Main ingredients are butter, egg yolk, lemon juice, and cayenne. At meron tayong tinatawag na brown sauce. Made with butter and margarine, thickened with brown sauce. And then number 5 is tomato sauce. Anong saan galing ang tomato sauce? From ham and pork stock with tomato products. Sa variation of sauces, sauces can be served hot and cold. Meron tayong hot sauces and cold sauces. So, meron tayong tinatawag na roux. So, isang ingredient ng sauce ay yung roux. Ano nga yung roux? It is made from equal part of fat and flour. That will result or that will give to that will give a white roux, a bland roux, and a brown roux. So, paano yung paggawa ng roux? Making roux. What are the different steps in making roux? The first step is you are going to melt the fat. The second step is add the correct amount of flour and starch. Usually, equal amount of fat and starch. The second step is you are going to cook to your desired white, bland, and brown. So, kayo na yung magde-decide kung anong kulay o magiging outcome ng inyong roux. The basic techniques of finishing the roux is yung tinatawag nating reduction to improve taste, to improve the texture, to concentrate on basic flavor. The second one is straining to remove the lump, to make it smooth. Number 3 is deglazing, adding liquid and stock. Number 4 is enriching with butter and cream. And number 5 is adding seasoning. So, meron tayong mga common problems in preparing sauces. Yung tinatawag natin, discarding. You don't have to mix old batches with the new batches. So, paghiwalayin mo yung wag nang gamitin yung mga nauna nang na-prepare. Pangalawa is oiling off and oil streaking, paglabas o paghiwalay ng mantika or lang yung fat. The third one is poor texture, yung buo-buo or hindi maganda ang pagkakahalo. The fourth one is sinerosis o yung paglabas ng fluid, nagtutubig yung inyong masyado siguro madami kayong nilagay na tubig. And then number 5 is oiling off. So yun yung ilang mahalagang points na dapat matutuhan tungkol sa LO3, sa learning outcome number 3, which is preparing sauces for the required
menu item. Ready for your evaluation? Yan. Siyempre, evaluation na tayo. You may use your activity sheets given to you by your teachers. And pwede rin gumamit in a clean sheet of pad paper. Be ready. Activity number one is matching type. Matching type, identify the chief ingredients of the following sauces. You are going to write letters only. Use capital letters and kung pwede, avoid making erasures. So the choices, letter A, milk thickened with flour and butter. Letter B, veal, chicken, fish thickened with bland roe. Letter C, emulsified sauce made from butter, egg yolk, lemon juice, and cayenne. Letter D, fat in milk. Letter E, brown roe, base with margarine, butter, and brown stock. Letter F, tomato products seasoned with spices and herbs. Letter G, thickened with roe. So these are the choices, A to G. Number one, choose the letter only. Number one is brown sauce. Number two, emulsion. Number three, hollandaise. Number four, tomato. Number five, velouté sauce. Number six, white sauce. Okay, for your next activity, activity two is think before you click. Think before you click, you are going to click like if the statement is correct and delete it if it is wrong. It is a variation of true or false. Pagkakaiba, you are going to write like if the statement is correct and you are going to write delete if it is wrong. Ready? Number seven. Starches are the most commonly used thickeners for sauce making. Starches are the most commonly used thickeners for sauce making. Number eight, cold sauces. Cold sauces are made just before they are served. Number nine, roe is a mixture of unequal parts of fats and flour. Roe is a cooked mixture of unequal parts of fats and flour. Number 10. The kind of roe differ on how much they are cooked. The kind of roe differ on how much time they are cooked. Number 11. Bland roe is used for brown sauces. Bland roe is used for brown sauces. Number 12. Reduction is used to adjust texture and add new flavor. Reduction is used to adjust texture and add new flavors. 13. Straining produces smooth and lump-free sauce. Straining produces smooth and lump-free sauce. Number 14. Heavy cream gives extra shine and smoothness to the sauce. Heavy cream gives extra shine and smoothness to the sauce. Number 15. The thickening flavor, the thickening power of flour depends on each starch content. The thickening power of flour depends on each starch content. Okay, activity 3, enumeration, that is 16 to 20.
Enumerate the following 16 to 20, the basic finishing techniques in sauce making. The basic finishing techniques in sauce making. 16 to 20. Okay, next activity, this is for your performance task. So, mahalagang magpasa ng mga performance task because it contributes 70% of your grades in performance. Performance task is 70%. Performance task, perform any of the following activities. Any of the following activities which is preferable to you. Kung alin ang gustong gawin, yun ang gagawin. A short video clip. Pictures of your output will be sent in group chat section in Messenger. So, isesend ang output sa Messenger. Gagawa kayong video clip or picture of your output. Send it in Messenger. You may work individual, partner, or trio. So, pwedeng gawin mag-isa. Pwedeng kung may kapitbahay. Hindi ka ibang barangay, ha? Kapitbahay. Kapitbahay, in partner, and trio. Another reminder, you have to observe safety protocol, hygiene and sanitation while doing the performance task. Hygiene and sanitation. So, gigradean din ni ma'am yung itsura ng inyong kusina habang kayo nagluluto, as well as your PPE. Dapat kayo naka-PPO or naka-personal protective equipment. Apron, hairnet, or kung walang hairnet, nakatali ang buhok, naka-apron, at saka, yan, naka-PPE kayo. Kung may gloves, kung allergic, pwede gumamit ng gloves. Your performance will be evaluated with the use of the rubrics which is presented in your module. So, merong rubrics gagamitin pag i-score. So, these are the suggested activities. Prepare and cook any of the following. Kung saan kayo masaya, kung alin yung available sa bahay, ito ang ipiprepare. Letter A, spaghetti enriched with spaghetti sauce or tomato sauce. Spaghetti. Letter B, carbonara. Gagamit siyempre kayo ng white sauce. O pwedeng magluto ng anumang pagkain na ginagamitan ng brown sauce, kagaya ng meatballs, kwek-kwek, fishball, kikiam, sweet and sour fish. Ang ipapakita yung pagpe-prepare ng brown sauce. Paano mo gagawin yung brown sauce? Letter D, macaroni soup or other thick soup. Macaroni soup or other thick soup. Letter E, any clear soup discussed in this video lesson. So, doon sa mga nakaraan, diniscuss ko yung soup. So, pwede natin gamitin nga yung application. So, yung letter D, macaroni soup or yung thick soup. Sa letter E, any white sauce presented in the previous and in this video lesson. So, these are the rubrics, criteria for evaluating and presenting soup and sauces. Meron tayong checklist lang ito. Checkan nyo lang, good, fair, and poor. Number one is general appearance. Ang mag-check pala ay nito ay yung inyong nanay o inyong tatay, yung inyong kapitbahay, yung titikim ng inyong nilutong pagkain. And don't forget to affix the signature of the ratee at the bottom of your checklist or your performance criteria standard. Number one, so general appearance, attractive and appealing to appetite, pleasing and good color combination, ingredients cooked just right, correct consistency. Number two, contributes to palatability and lasa, delicious, tastes just right, nutritive value, and highly nutritious. Roman numeral number two is the procedures, the use of resources. You have to keep working table is kept orderly while preparing the ingredients malinis, maayos. Use only the proper and needed utensils and dishes. Letter C, use time-saving techniques and devices. Number two, cleaning and sanitation. You are well-groomed and properly dressed for cooking. Use clean apron, hairnets, towel, and pot holder.
Letter B, observe sanitary handling of food. And number 3, conservation of nutrients followed proper preparation and cooking procedures and followed the recipe correctly. So your score will be a maximum of 42 points. So yan ay checklist. Ilalagay lang yung pirma. Kailangan may pirma ng inyong nanay, tatay o kung sino man na tumikim ng inyong inihandang pagkain. And then isasubmit iyan kasabay ng inyong pag-submit ng output. For your assignment, yes, assignment. Siyempre hindi nawawala ang assignment. You are going to construct a sentence using any 5 of the keyword below. Make its meaning clear. So, contest construction any 5 of the keyword written. Number 1 is bouquet garni. Bouquet garni, ingredients, garnish, simmer, broth, biscuits, degrees, consommé, strain, and evaporation. Construct a sentence. Hindi ko sinabing write the meaning. Ha? Construct your own sentence using any 5 of the keyword I've told you. Any more question, class? Yan. Great job. So this is all for learning outcome number 3. Prepared sauces required for the menu item. This is Ma'am Mary Odeline Wabel Padua, your grade 10 TLE teacher of Infanta National High School, saying God bless and thank you for watching. Enjoy the day!